May welcome nga sa aking YouTube channel. I am so happy na nakabalik ako ulit, no? Kasi the last time na nag-vlog ako is August ata. Basta August ako huling nag-post, and this time nakakatuwa kasi nakabalik na ako. At syempre huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang dahilan kung bakit ako nag-vlog ulit ay dahil malungkot ako, Ma'am Shi. Paano yung malungkot? Ganito. Pero sa totoo lang, medyo stress din ako sa buhay, kaya hindi ako nakapag-vlog. So, gagawin ko to dahil hindi ko masasabing tapos na, pero since hindi pa siya tapos, yung problema ko, alala ko na naman. Dahil hindi pa ako tapos sa problema ko, ipupush ko to ng bonggam-bongga. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay kung paano makalimutan talaga, o paano makaiwas sa stress, sa lungkot, basta sa lahat ng problema sa paligid, you know, lahat ang nararamdaman natin. Nararanasan ko kasi siya ngayon, so gusto ko sanang i-share sa inyo kung paano magmukhang happy. Hindi ganun ba? Basta paano maging happy? Hirap na ako maging happy. Ito, ang number one. Siyempre, number one, kalimutan natin ang dahilan ng ating kalungkutan, ng ating problema, kung ano man yan. Kalimutan mo. Huwag mong isipin. Kaya ka kasi nalulungkot kasi iniisip mo palagi yung kung ano ba yung naging problema mo dahil hindi ka daw gagraduate. Nag-break kayo ng jowa mo. Pinalayas ka sa inyo. Basta marami kang problema, alam mo yan. Pero dapat minsan malaman mo sa sarili mo na dapat mo rin siyang kalimutan for a while, di ba? Kailangan mong mag-unwind. Ano ba yung mga dapat mong gawin? Nasabihin ko yan sa number 2. At ang pangalawang paraan para maging happy ka is ilibang mo ang sarili mo. Paano? Maglaro ka ng favorite mong laro. Example, ang Mobile Legends. Sige, Eudora, lumabang ka. Eudora! Oh my God! Andiyan na, hinahabol ko na ni Bruno. Oh my God! Natalo. Dahil natalo ka. Siyempre, malulungkot ka na naman. Mati-depress ka na naman. Huwag po nating hayaang ang kalungkutang ito, ang problemang ito, ay maging depression. Wag! Number 3! Pangatlo! Ang pangatlo, ito ang gagawin mo. Dahil, siyempre, hindi ka sa ating Pilipino, ang maraming problema sa buhay. Although positive naman tayo, pero hindi natin naiiwasan ng mga problema na yan. Mayroon akong paraan. Ang paraan ito ay stress eating. Kumain ka lang, besh. Besh! Yung gardenia, lasang ano na. Nag-iiba. Sumarap. Masarap na siya dati, pero mas sumarap pa siya ngayon. Hindi to sponsored, pero sana, you know, gardenia. Sarap nyo dyan! Sarap! Kami. Nawala yung stress ko! Nawala yung stress ko! Paano mawala yung stress? Kumain ka! Take all the time tayo dito, Marci. Marami tayong tinapay yung naman namin. Marami pa tayong... Basta may food pa tayo sa labas. Tayo dun tayo. Number 4. Kausapin mo yung mga kaibigan mong masasaya. Siyempre, hindi naman porque malungkot ka, dapat malungkotin yung mga kaibigan mo. Hindi ganun. Pang selfish yung best. Dahil tunay kang kaibigan at tunay mo silang kaibigan, kausapin mo sila. Yun, siyempre, ang lungkot-lungkot mo na. So, ang gagawin mo, kausapin mo yung mga friends mo, tawagan mo sila. Tawagan natin yan. Hello, besh. Oh, hello, besh. May problema ka, no? Oo. May problema ako. Pero wag nating pag-usapan yan. Alam ko naman kasing masaya ka. And kaya kita tinawagan dahil gusto ko maging masaya din ako. Siyempre, yan ang gusto ko sa'yo. Dapat lagi tayong happy, besh. Siyempre, di ba? Gusto kong mahawa sa good vibes mo. Yes, Ma'am Shi. Makalipas ang 3 oras. Ano na ang sasabihin ko kay la mama?
Hindi ako makakapagsode. Kaya, ako na lang inaasahan ang pamilya namin. Ako na lang. Ako na lang. Charot. Panglima. Makinig ng music. Make sure na hindi nakakalukot yung mga music like Moira, oh my god, like basta, like Taylor Swift, yung mga kanta niya nung una at pangalawa niyang album na sobrang bigat sa pakiramdam, lahat ng problema niya sa mga naging ex niya, dalandala niya doon. Oo, maganda, I love Taylor Swift, pero wag yun yung pakikinggan mo kasi lalo mong mararamdaman yung problema mo. Ang gusto mo dito, maging masaya, 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 masaya. Paano maging masaya? Makinig nga ng music. And example na dyan, itong kantang to. Hindi ba nag-focus? I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody. Oh, oh. With somebody who loves me. Siyempre, di ba? Sobrang saya. Yung pakiramdam, yun yung pakikinggan mong kanta, wanna dance with somebody. Tapos, mahiling siya, wanna dance with somebody who loves me. Ang sarap sa feeling na kahit na may mga problema ka, may mga pagkakamali ka, may pagkukulang ka, alam mo, sa sarili mo, may nagmamahal sa'yo, number one si Lord. Number two, ang sarili mo, you should always love yourself. Number three, may mga kaibigan at pamilya ka. Maniwala ka't sa hindi, mahal ka ng mga yan. At pang-anim, anim. Pang-anim, maggala ka, gumala ka, lumabas ka ng bahay nyo dahil maaaring nasa loob. Pag nasa loob kasi ang hirap, di ba, ang ilabas. So kapag nilabas mo, alam mo sinasabi ko. Basta lumabas ka ng bahay, mag-enjoy ka kung ano mga gusto mong gawin. Lumabas ka, mag-mall ka, kumain ka, bumili ka ng kung ano-ano. Kung may pera ka man o wala, lumabas ka pa rin. Pwede ka mga mag-fishball sa labas. Promise, enjoyable ang fishball, ang kwekwek, ang kikiap, at marami pang iba. May paraan ka para maging masaya. Pang-pito! Pito-besh. Pito to, diba? O, pang-pito! Mag-concert ka! Paano yung concert ganito? Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay magkasama, ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Pangarap ko ay ibigin ka. Bakit pangarap ko ang ibigin ka yung kinanta ko? Kasi, alam mo yung pakiramdam na, you know, nagmamahal, may minamahal, may nagmamahal sa'yo. Sobrang happy, sobrang saya. Ang gaan sa pakiramdam kasi hindi ka nag-iisa. Kaya, di ba, kahit na medyo ganun yung mellow lang yung ano nung kanta, mellow na yun. Kailangan maramdaman mo may nagmamahal sa'yo kasi, di ba, kapag parang love is happiness, love is kind, charba-charba. So, love naman love. Lahat man ng yan, lahat man ng sinabi kong pito, lahat man, eh, kasi naman pito nga, ito nga yung 7 namin eh. 7-2 eh. Lahat ng sinabi kong pitong yan, may paraan ka para maging masaya, magawa mo man yan. Pero lagi mong tatandaan na ang problema, ang kalungkutan, hindi yan tinatakbuhan. Maaari mong takbuhan, oo, pero kailangan mo yung harapin eh. Kasi habang buhay ka niyang hahabulin, ang hahabulin kakatakbo mo. So, harapin mo to, gumawa ka ng paraan, maging matapang ka, labanan mo lahat ng kailangan mong labanan. Siguraduhin mo yung tama yung ginagawa mo. Magkamali ka man, dapat pagsisihan mo at make sure talagang itatama mo siya. At ayun nga, kung naniniwala ka sa sinabi ko at naniniwala kayong sa tingin nyo ay magiging masaya kayo sa mga paraang binanggit ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel. I-like nyo na yan, mag-comment kayo dyan kung ano pa yung mga paraan ng pagiging masaya nyo. Kung paano kayo maging masaya, i-comment nyo yan sa baba para maging masaya tayo dyan. And don't forget, please paki-click ang notification bell dyan sa baba para lagi kayong updated every time na may ipopost ako. Yun lamang and goodbye!